Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin, nakalusad na ang mga mangisda at nagugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalat kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat." Gayun nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli, halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatirepa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nanggilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayong din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang malambangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam nyo mga kapatid, kapag birthday ko, dalawang nangyayari sa misa. Una, dahil birthday ko, hindi ako mag-umili. O, pangalawa, mag-umili ako pero mahaba. So, sa mga hindi alam at nagsibang ngayong umaga, sorry po sa inyo. Ang nais kong bigyan ng pansin at gawing tema sa umaga ito sa ating ebanghelyo ay ang sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao. Tuwing birthday ko po, ay nagsaselebrate ako. Aking dahilan, ayoko makita ako ng mga tao.
sa birthday ko. Dahil, una, aking buong karawan ay personal. Ito ay para sa aking sarili at sa aking pamilya, ang Gula clan. Kapag anniversary ng pagkapari ko, yun po talagang para sa parokya. Kailangan nandun lahat ang parishioner sa aking anniversary na pagkapari. Inyong-inyo ang pari. Kaya't ako'y napunta sa formation house ng mga missionary of Jesus sa Cubao, Kansas City, kung saan yung aking classmate na si Father Elmo Taktakan ay siyang formator. Kami po ay 37 years ng magkaibigan. 1985, nung kami pumasok sa Mirror Seminary na run by CICM sa Baguio City. 27 na kami nagsimula. Hindi lahat naging pare. Ako'y natutuwa dahil sa aking self-retreat, dumating yung dalawang classmate namin sa seminaryo. Pero hindi mga pare, mga laying. Yung isa ay si General Prexy Tanggawon na taga Kalinga, Apayaw at deputy ngayon ng pulis dyan sa Krami. Isa naman, si Milanyo Milal, doktor, hindi sa paggagamot, kundi sa pagtuturo. Siya po ay naka-assign sa Sambeda. At simahan nila kong mag-celebrate. 25 taon na po akong namamalakaya ng mga tao. At sa aking pagmamalakaya ng mga tao, marami nang nangyari sa aking buhay bilang pari. At nakatatlong obispo na po ako, actually 4, at ako ina-assign sa 5 parokya. Dito sa Santo Ursula ang pinakahuli at nasa 4 na taon na po ako. Marami na nangyari sapagkat marami na akong aksidente na kinamit sa aking buhay pagkapari. Nariyan yung sumemplang sa motor at mabalian, maoperahan sa kamay. Nariyan yung tumawi yung sasakyan mula sa bundok at nabuhusan ako ng kumukulong tubig ng radiator at lapnos ang bukong likod. Nariyan yung naoperahan ako sa appendix. At dumating din yung panahon na ako'y naoperahan naman sa gallbladder. At ang pinakamatindi ay nung ako'y may stroke. Yun yung sinabi ko sa akin sarili, parang tapos na ata ang aking karir bilang pari. At hindi na maaaring mamalakaya ng mga tao. Hindi ako makapagsalita, hindi ako makapagmisa. Pero
talagang sadyang napakabait ng Diyos. Hindi man niya lubos na ibinalik, ay pinag-uubra pa rin niya ako bilang kanyang instrumento upang umalakaya ng mga tao. At ang nakapagtataka, nung ako'y kausapin ni Bishop Gabby Reyes, ay binigyan niya ako ng inspirasyon. Sabi niya, huwag kang mag-alala, Father Willie, gagaling ka. Ako nga may kaibigan na pari. 80 plus years old na, nakapagsalita pa ulit. Ikaw pa kaya? So, nabuhay na aking loob at nagpatuloy. Pero sa pagkakataon ito, sinabi ko sa aking sarili, hinay-hinay na. Kung magkakaroon ng lipatan, pipiliin ko ang parokya na tama lang. Hindi mahirap, hindi rin madali, hindi malaki, pero kaya at ubrang pamalaan. Nung magkaroon ng lipatan, kinausap ko ng personal ni Bishop De Leon, Bishop Francis. Ang sabi niya, Father Willie, ililipat kita sa Santo Ursula Paris mula sa Sacred Heart. At pasensya na, pero talagang tumanggi po ako. Sapagkat alam niya ang aking kalagayan. At sinabi ko na ito noong paman bago niya ako kausapin na ilipat. Sabi ko sa kanya, Bishop, hindi po sa tumatanggi pero malaking parokya po ito, bayan at matandang parokya. Hindi maialis na maraming gawain. At ako'y nag-iisa. At sa kalagayan ko, maaaring hindi ko kayanin. Baka ako'y bumigay. Maraming sinabi sa akin ng doktor upang maiwasan ang muling pagkakasakit ng maluwa. Hindi ko po alam talaga kung anong nangyari. At ito ngayon ako sa inyong harapan at patuloy na nagsusumikap na mamalakaya ng mga tao. Pero alam kong alam ninyo na si Jesus ang ating katulong palagi. Hindi na tayo pababayaan. Ang alagad na talagang tunay sa kanya loob ang pagsunod kay Jesus, hindi siya papabayaan ating Panginoon. Tandaan natin, noong simula, ang mga tinawag, mga pakarinuang tao, simple, mga mangisda. Pero, nagkaroon ng lakas ng loob. Dahil, pinalakas ng loob ni Jesus ang kanilang kalooban. Totoo po si Jesus sa kanyang mga sinasabi.
At bilang inyong kuraparoko na nakatayo sa inyong harapan, ako po ay buhay na saksi sa tawag ng Panginoon. Huwag tayong mangamba. Huwag tayong matakot. Ano man ang mangyari sa ating buhay, basta si Jesus ang ating susundan. Si Jesus ang nakaloob ng ating buhay. Siya ating buhay. Tama lamang na ibigay natin ating buhay paglilingkod sa Kanya. At di maglalaon, totoo, lilisan tayo sa bundok nito. Hindi natin alam kung kailan, pero alis tayo. Asana sa ating pag-alis at pagkipagtagpo sa ating Panginoon, may baon tayo. Minsan sa ating buhay paglalakbay sa mundong ito ay naging mamabalakaya tayo ng mga tao at nahitid natin sa Panginoon na nagbibigay buhay at kaligtasan. Amen.